Play tournament, nag-message pa ako sa analyst namin na si Berting, no, na ang pinaka-cute na player, si Taco. Si Taco. Oh, pag nandun sa buka, so nagbago na yung book ni Taco dito. And over Clockers, entering top 4. Diba? Tapos parang sila-sila no lang. Joke. No joke. Walang masyadong kasama, no diba? Correct. Correct. Oo, kaya yun, yung mga teams natin na nakasama natin, to all the teams that has been here at the MSC, thank you so much. Maraming you know, pang salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Really awesome, guys. And man, bago tayo magkutumong sa draft, gusto ko palang shoutout yung English stream shoutcast. Yes, of course. Of course, our buddies there, Gideon and Matthew. Yeah, Gideon and Matthew, buong araw, and si paring Kid, at saka si paring Rockhart. And of course, we are also being broadcasted on different languages din. Correct, you correct. You know, on different parts of Southeast Asia, we have Myanmar, we have the Indonesian broadcast team. Sobrang dami. Maraming salamat sa lahat ng bumubuo. Pero eto na, men. Okay. Eto na yun. Eto na, magsisimula. Grand Finals. Inintroan agad ng Luver Esports yung band sa Hayabusa eh. Alam nila, kapasidad ng Hayabusa, Indo, usong-uso yung Hayabusa na yan. Pero ito, Kaja band, tapos sa Apilacho at isang Harit. Open dito yung Grak. Open yung Grak. So maybe kunin nila. Kaso natatakot dito yung Luver. Baka sila naman gamitan ng Franco. Kasi you never know what can happen on Onyx. Onyx have a lot of cards na pwedeng ilabas. Hindi pa lahat ng yan eh. Yes. Oo. Kasi konti lang ng games nila eh. Konti lang yung games nila. So parang ang dami pang baon yan? Ang dami pang baon yan. Yes, yes. Bilang baon. Madami pa yan. Madami ka makukuha dyan na technique. Yeah. Coming from them. Kasi para sa akin sila na yung may pinaka-advanced na rotation. Yes. Pinaka-perfect mechanically sa hero. Pinaka-synchronized na team. Yes, natalo sila isang beses. But that doesn't mean na hindi ka pwede matalo. Pag nung sinabi nila, okay, yung gatong team camp, pangit pala. Wow. Sasa, nakita namin na hindi ka maayos mag-load. So, never ka na mag-load. Eh, joke lang. Pero yun nga, nakita nila yung weakest point nila. Inayos ka agad nila. And look at that. Claude is available, Lunox is available, but a very early Selena is the priority pa dito ng Onyx. Mga bagong techniques. Chong, Diggy is also available. Hindi binan ng Onyx yung Diggy na pinag-uusapan natin kanina. Ngayon, men, ayun na, kakasabi lang natin. Diggy, lumabas na. It's the time bombs laban sa Abyssal Traps dito. Pero, Kuya Doggy, ito na ba yun? Panibago. Ito na yun. Ito na ba yun? Download games. Ibang klase ang loop. Smart siya. Tricky one. Yeah. Magaling siya mag-draft. Ayun ang kinagustuhan ko sa kanya. May experience siya sa lahat ng bagay. Now, with this Kimi and Diggy in a graph, it will be a bully lane. Bully lane. Pero itong setup na to, bago to eh. Hindi pa ginagamit ng loop to eh. Yeah, pero it's interesting dahil ginamit na rin to ng ibang teams. If we're not mistaken, guys, probably yung Louver dito mag-go ng level 1 push kagad doon sa tower. They will utilize the heavy artillery minion, yung cannon minion na lumalabas ng 1 minute. Kasi what's good with the Kimi and the Grok, Kimi with the damage, Grok with the sustainability, mga Chong. Easy zone from the DG. Easy torre, easy rotate kagad dito ang side ng Luger. Very curious on the fighter here. I won't be surprised kung magka-Martis tayo dito. Again, headline yan. Biggie, Grok, Taskimi, damage around it, mambobos it. Pero may kahinaan to. Kulang to sa hold crowd control. Actually, correct. There we go. Lapu-lapu. That is the Lapu-Lapu. Lapu-Lapu. So, at least they chose a fighter that has a nice crowd control early game. Tsaka Pinoy. At least may Pinoy. At least may Pinoy sa finals. Naisingit mo ba? Naisingit. Iba, I mean, parang dito yung look na nakita natin. It's such a new peak coming. Kakaiba, yes. Kakaiba. Hindi sila yung... Hindi peak off to. Parang kung nakalaban ng Archangel yung loob, panibagong team na ulit to. Parang, eto ba yun? Parang Doggy, yung sinabi mo kanina na Onyx ba yung maraming baon, parang mas maraming baon yung loob. Yung Louver. Ayun na nga eh. So parang reset, hindi lang reset, parang bagong team. Bagong team, bagong meta. Bagong team, bagong meta. Bagong team composition. Maybe a new rotation coming from their side. But I wanna see how Team Onyx will gonna respond to this. Kasi nakakatakot talaga pag binigla mo ang mga malalakas na team. Minsan, napapabayaan nila. Ngayon, binibigla sila. Yes. Very, very interesting round one. Gaya ng mga nabanggit nyo, baon, pwede rin ha, na isa pang aspeto nito is we are playing on a game one. So nagkaka-reactan lang download sila. Game. Look at what's not bad and what's not pick on this. Lunox, Carry, Claude. Hinayaan hindi naka-pick, hindi naka-ban. Kakaiba tong game number one, boy! Ako, pinagtataka ko eh. Lapu-Lapu sa Louver. Paano yun? Parang
bago to eh. Sa ilang teams na nalabanan nila, ngayon lang nila nilabas to. Ako iniisip ko kasi syempre parehas taga Indo to, alam nila yung kalaban nila parehas. Ito na yung mga baon nila, bucket picks nila, ilalabas na nila lahat to dito kasi grand finals na to eh, Manji. Ito na yun. Ito isang na yun. Tanong. Isang sagot. Anong team ang mananalo? Sa itong game 1. Louver. This game 1. Louver. I'd go with Onyx, easily. Onyx? Yeah, oo. Sure ka? Like, yeah. Nag-hesitate ka. Honestly, I'll go with Onyx. First time yan, ah. Ako, I'll go for Louver. Yeah, so 2-1. Dogs, pili ko pwede ka na mag-predict. Yeah, pwede na, pwede, pwede na. Pwede ka na mag-predict, Dogs. So, sa akin dito, I'll go for Onyx. Onyx ka. Ah, Onyx ka. Onyx, Onyx, legit. Onyx, easy predict. Easy predict. So, Onyx, kasi Onyx. Hindi naman sa... Nakita natin yung Esme ni... Udil. 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 Yeah. Yeah. Hindi na bago yan. Eh kaso yung lapu-lapu bago sa mata natin, di ba? So, yeah, ayun yun. So, ibibigay na natin kay Shin at saka kay Boo, the Tamdel. There go. Let's go. Mga kaibigan, eto na po. Let's go! This is the game one of the final match here at the Araneta Coliseum. The first ever esports event at the Araneta Coliseum, ang MSC 2019, Luvir Esports and Onyx Esports para sa Blue Side ang Luvir Esports. Kino Gamesh for the Gusion, Marsha No Mercy on this Diggy Watt for the Kimi Yor for the Grok and Jill on the Lapu Lapu. At makikita naman natin si Udil gagamit ang Selena Psycho para ang akay dito, Lolita. Pero bago ako magsalita, gera ka agad dito sa bandang jungle side. Anti-mage with Psycho and Sasa dito sa bandang taas. Sa bandang taas ay pumupunta parang Shinbu. And ayun no, I just want to point out no, pabalik kanina na ang kulang lang naman sa Onyx Esports yung damage. Damage pero output. Mas standard and less reactive yung draft. Correct. Ng Onyx Esports. Sa totoo, gano'n sila ka less reactive, sobrang proactive drafting nito. Ibig sabihin, wala kang pake sa pick ng kalaban mo, first pick si Lina. Talagang mag-aano ka lang, pipindot ka lang, pipindot-pindot ka lang kasi nga medyo passive-aggressive ang dating dito ni paring Sasa. Dako pre, ito, Kido Gemesh, gagawing kid. Yung ginawang mash, potato dito ng Onyx Esports. And now, I just wanna go back, ayun eh. Etong composition na to, Selena, you know, you got Lolita, is yes, actually a very early game composition. It can fight pre-level 4. Correct. Can fight pre-level 4. Bukod pa doon, may yung Selena at yung Lolita, yung kung gano'ng kalayo yung pana, yeah, yung flicker, hampas, ganun din kalayo, habang si Marsha ay mukhang namalayo na sa katotohanan, Kuya Shinbu. That's the thing, di ba? Layo na sa katotohanan, kita mo rin si Yor na hindi nakakalapit dyan sa mga membro ngayon ng Onyx Esports. Supposed to be what you'd expect on a Kimi Grok composition ay nasa harapan si Grok, nasa likod si Kimi at malalim sila sa jungle ng kalaban. Malalim sila at naglalagay ng mga libreng stars itong digi na to. Pero men, sabi ni Sasa, teka lang, all the stars and thousand spotlights was never enough. Sabi ni Sasa dito, taking the third kill. Ayos ba yun, Dog? Ayos ba yun? Anong kanta yun? Anong kanta yun? Never been enough yun, Dog. Never been enough. Oo naman. Siyempre, nasa Araneta tayo. Kailangan din natin ng mga pang-concert na nagalaw. 0-3 para dito sa ating laro. Flicker in naman kagad sila Psycho. Tapos 2-1 pa rin naman sa may bandang gitna. At Sasa bunutan kung sino man ang lumapit sa Onyx squad. Napakalaking showing up ang pinakita agad dito ng Onyx. At ang malala dito, paring Manji. Ano malala dito, Kuya Shinbu? Yung Onyx yung nanood kanina sa Luvir. Ay, nako, may pahinga sila. Kumbaga, yung pahinga nila dito sa MSC 2019, pwede pa silang lumipad, papuntang Iloilo, papuntang Zamboanga. Kasi ilang games lang naman yung nilaro nila eh. Yeah, parang natin silang nagbakasyon. Parang tayo din, no? Pupuntang Zamboanga. Parang ganun din. Pero kung ikaw, naliligaw ka kasi noong. Oo naman. Pero totoo yun, Kuya Shinbu. The fact na nakapagpahinga ka ng maayos, nakapag-swimming-swimming ka, nakipaglaban pa nga sila sa Archangel sa swimming. Parang ganun eh. And ayun, hindi lang yun. You get a lot of info just watching the match against Archangel nung Luvir. Kim Gemash, nako, isa na naman na pinag-smash. Buhay pa rin si Kido. Na-spill ni Jill at si Yorio. Palayo. Ayun, natakbo. Ang lupit nito ni Psycho, ni Sasa, tsaka ni Anti-Mage. Talagang silang tatlo lang yung bumabalas-ubas dito sa side ng Luvir eh. Pero si Psycho ata ay mag-crack block dito. Here comes the stars coming out from the digi. Pero Sasa and company, grabe, he will go for the falling star move. Grabe, nagkakatsyanian.
dyan ni Anne. Hawakan ng tenga. Hawakan ng tenga. Pwede na ito. Oh. Malambot na ang mga buhay ngayon ng taga-Onic Caso Dading si Drian at doon na iwan sa may bandang baba naman si Odil Celina. Medyo bitin pa ata yung damage output dito ng Onic on that engagement ko yung Shinbu. Kumbaga, ang tawag doon, amba. Amba. Indonesian amba. Oh! Mga kaibigan, sarado at huli sila mula po. Latin matcha. Latin matcha. Ay, naku po. 1-1. 1-1, tinamaan ng shield paring Shinbu. Oh, send stars. Okay, send stars. Nandito. Like and share. Like and share. Kaibigan, so good dito, Marsha No Mercy activating the time journey. And on top of that, it's gonna be the Gusion getting his own kill. Esmeralda na rin, umu-okay pa. Okay, okay ka ba, Chan? Okay. Para dito kay paring Saga. Okay lang kayo? Okay lang kami. Malaki ang bakasyon namin eh, mahaba-haba. Sulit ang pamay para dito sa side ng Onic Esports. And Sasa right now. Grabe, paring Shinbu. Ang taas na rin ang buhay dito. Talagang tinatangki lang lahat ng Luver Esports. Ang yari kay Marsha No Mercy, nakita mo yun. Pakapisaan niya sa itlog. Hindi siya umalis. Naging balot. Binalik sa magiging binalik, itlog. Binalik sa pagiging itlog. Naging kwek-kwek, ladies and gentlemen. Oh my God. And I remember, ladies and gentlemen, na 10 milyong Mobile Legends player ang bumoto. So, sa Onic Esports. Border lang malakas. Border lang malakas. And for sure, may mga nakangiti na dahil pwede nang nilang i-claim. I-flex, no? Oo, pwede nilang i-flex. Onic talaga ako kahit supportado ko ang Bren at Archangel. Na border mo. 10 million, thousand people voting, ladies and gentlemen, as Lolita having... Aba, lalapit talaga si Odil. Ay! Teka lang. Pinulbak pa siya ng reverse time, Ben. Kalma ka lang, Kuya Shin. Ayun na naman. Part 2. Grabe, lalapit. Op! Oh, side ko lang. Round 3. Si Odil, para siyang ano dito, eh, no? Parang ako. Parang ikaw lang. Hindi naman. Feeling ko pag nakalaban nila yung Zen Esports, alam na yan. Pero joke lang. Secret weapon, no? Oo naman. Pero man, legit. Seriously speaking, Onic Esports really dominating with their aggression in the early game. Kitang-kita natin in the early stages of the match. Sasa, Adrian, and Psycho. Oh. Silang tatlo lang. Sila ang trio tagapayo, Kuya Shinbu. Oo, pre. Oo. At pinangungunahan ni Psycho. Yan yung nakakatuwa dito sa Onic Esports. Kahit anong pabumuyusin ang gawin mo, mababakapan ka agad ni Psycho. Umikot. This plays down in onto your ultimate of the three members dito ng mga taga Onic Esports. Mega kill pa. Grabe! Look. At sabay dumidiin si Sasa dito. Ay! Ay, Marsha No Mercy! Look at the shield! Yung shield dito ni Sasa pang MCU, Kuya Shinbu. Oh. Grabe, punong-puno yung buhay. 4K yung buhay. Doble. Ibig sabihin, 8K. May pa-stars pa si paring Sasa. Oh. Tapos pina-reverse time. Saka naman, mas napalapit yan dito sa lapulabong nabubuhang. Pero, hindi pa rin makakadisot ang malaki ang damage. Grabe yun, no? Si Sasa may shield na. Si Drian may shield din. Oo. Oh my G. Only shields, paring Shinbu. Bago umaksyon. Protection para dito. Totoo. Sa side ng Onic Esports. At tingnan mo to, split push Celina. Split push Celina. Off lane Celina. Sabi ni Udil, hindi naman ako yung the ultimate killer. Ako ang Celina, the pusher. Napansin ko nga rin eh, na yung Luver, they want to take the fight away from Udil. Kaya naman naiiwan si Udil dito because he does know na hindi ganun ka-efficient kung maglalakad pa siya. Kita naman si Psycho, medyo marami na wala na buhay sa kanyang akay. Pero, Sasa. Ah, pero ang bato ang gusto nila. Bawal ang bato sa Pilipinas. Ay! Kala ko sa araw pa matatapos. 3-8 mga kaibigan. Mukhang walang may tutubos. Itong mga taga Luver Esports. This is looking hard, Kuya Shinbu. Yeah, mukhang ubos nga ang pantubos. Oo. Kakasabi mo lang as the map ay talagang bumababa para dito sa Luver. Mahirap ang sitwasyon ngayon ng Indonesia kasi nakakalamang ang Indonesia. Kito Gema has to back away. And the arrow not connecting onto anyone. The entrada dito ng Onic Esports pa. Silip-sipit-sipat-sipat. Lamang doon sa kalimang banda ng ating mapa. Pero they could have a freedom to take this ultra mid later. Oh my, paring Shin. Dapat ang Luver Esports ang nagsuzone dito. Para, pero mukhang Onic ang mas malupit mag-zone just by having Udil. Putting in the Abyssal Arrow, launching the Abyssal Arrow from everywhere. Nahihirapan pumwesto ang isang Kimi na si paring Watt. And mind you, Kuya Shinbu, Watt having the Mage Emblem, yung Stipit Tips Mage Emblem dito. I do na, for me, medyo hindi ko na trip actually ang Mage Kimi, kung iisipin mo. Kasi yung damage output na lang naman ng magic ay nandun sa skills mo. Pero pag wala kang energy, pag wala kang skills, asa ka sa normal hits. Yeah. And the problem there is hindi nga mga mabuild to ng ano talaga, ng AD Kimi. Kasi
if you're curious, pwede mo pa rin naman i-build ng AD Kimi, pero correct, yung majority ng emblems mo talaga nasa side na Biten, nung ano, nung nasa side na nung magic. Yes. Pero siguro gusto niya lang talaga i-accelerate yung item niya, but that is far from reality now because makikita mo na ang realidad ay 8,000 lamang dito ng Onyx. Kailangan magising ng Luver Esports dito sa kanilang palaginip. Kakasabi ko lang kay Shinbu kasi proven and tested. Lugi ang Kimi sa Esmeralda kung iisipin mo. Ayan na bro! Ayan na, Martian of Mercy! And gonna be devoured here by the trash and full combo of Selena. Hakamol si Psycho na may Belat pa. Kido Gamers na bumelat din pabalik. Oh, Belat! Oh, chillax lang, easy lang. Eto na, Onyx Esports. Gusto na nila dito, ladies and gentlemen. Kalahati ang buhay ng Lord. Ayan, last moves. Nawala yung channel. Ah, nabira. Ay, naku po, immobilize. Nagushot. Well pulled down. Onyx Esports, libre bakasyon sa Pinas. Let's go to the Lord. Nireset pa nila yung Lord. Yappy, and they would re-engage the Lord, ladies and gents. You get Sasa here. He has enough buff. They still have enough damage to continue with this one. Your, gusto mo ng round 2, ha? Round 2. Hindi na ma-ball. Psycho na nang sa Psycho. Round 2. At nagsizone out ng mga membro. Marcia, no mercy, no? Itlog na itlog. Itlog na itlog. Itlog pugo, Kuya Shinbu. Oo, man. Tagilid ang Bayport dito ng Luver Esports. Onyx! Ay! Your! Your next! Para dito sa Onyx. Eto na sila, Bulabo! Ay! The pride of the Philippines! First hero ng Pilipinas! Ay! Wala dito si Magellan! Labu-labu! Goodbye! Delivers the godlike here. Para siyempre sa ating Esmeralda Ultimates as well. Another headliner here for Onyx Esports. That is a brutal massacre down. 15-3 in our score here with a 10K gold lead in their hands. Ate, pre, ang kwento ng Onyx hindi nawawala. Hindi nawawala. Ang lawas. Ang kwento ng Onyx, sino ang tatapat sa amin as Anti-Mage will go for this 1v3. There's the Glock block, but there's also the Mega Kill somewhere down the road. Oh, man. Na hindi natin nakita, paring Shin. Sasa right now, very, very good performance. Yeah, Wings of the Apocalypse Queen is now available as well for Thams here. This is a Thams that can dive into multiple members but is ushering this bottom lane. Lord, papunta sa inhibitor turret, Udil onto the side. Arrow, where is that connecting onto the wall? Okay, tignan natin dito. Ay, nako, yung Lordy, si Lordy Wap, napakasakit. There you go. Sasa bunutan mga member ulit dito ng Luvir Legendary already. Marcia, no mercy. Saying is goodbye. Pero makikita nyo na hindi pa rin at buhay yung inhibitor turret dito ng Luvir Esports. Okay. And also, 4 members. Alright, 4 members. Buhay pa din dito sa side ng Luvir Esports. Pero si Sasa, po, ay nako po, the shields are real para kay Drian and Sasa dito. Na naman. Nako po, medyo umaasa ang masa ng side ng Luver Esports para makaisa, pero kung yung Shinbu talagang bitin. Bitin, bitch talaga, man. And actually, paborito quest 1 yun, yung pader na yun ng mga taga-Onyx. Lagi na lang silang lumalagpas doon. But here's the good thing. Ano? No inhibitor turret was pushed against Luver. Nakapag-depensa. Oo. Depensang Indonesia, parang Shinbu, para dito sa Luver Esports. Mind you, laging nagkikita itong dalawang to. So, Luver Esports, may chance ang parang replay lang to ng Pinoy versus Pinoy brand signal eh. Oh, parang ganun eh. Oh man. Kung anong reaction nyo po ngayon, yun yung reaction ng mga Indonesians nung nag-finals yung brand tsaka yung digital damage. Inulit lang, what goes around comes around. Bilog ang ML. Tama naman. Bilog ang ML. Bilog ang ML, kahit square ang smartphone. Oh naman. Hirap mo ka sa cash card. Rectangle. Kahit rectangle ang Realme. Realme. Ayos na. Eto na, 317 Anti-Mage right now. They are really holding the line dito sa bandang bottom lane. Mukhang bitin ata ang kalakasan nila Lapu-Lapu, pare ko eh. And of course, I'm actually very curious kung paano gagawin yung tower dive dito, but I won't be surprised if that is initiated on mainly by Sasa. Sa totoo lang, nag-tower dive na sila kanina pa. Kaso kaya lang hindi talaga natulak yung mga inhibitor turret is because there is a nice wave clear mula sa side ng Luver, Rock, and Kimi. Napakabilis kasi din. Actually, yung Kimi isa sa mga magagaling mag-wave clear sa lahat. And yung Rock talagang isang first kill niya lang. Ubos. And kailangan nila mag-ingat because there is the reverse time na manggagaling sa Diggy, which is actually a good setup for Jill. Yeah. But still, Onyx Esports, nandyan si Sasa na from out of nowhere, tumatalon. Oh. Plus the Abyssal Arrow as well. Babaeng so, RKO, man. Good, and, yeah. Ito, gusto ko lang mabigay na lesson siguro sa mga medyo bago-bago sa Mobile Legends. This is a basic lesson.
never underestimate the value of good wave clear. Again, correct. Guys, ang kinaganda ng wave clear, kahit behind na kayo, yes, you can still hope for a comeback as long as kaya mong i-wave clear lang grabe yung minion wave. Kasi grabe talaga yung turret protection. Correct. Kapag walang nagpupush na minion. At saka guys, onting info lang, pag na-wave clear mo yung isang minion wave na tatlo, tatlo lang ulit din yung babalik na napakatagal sa laro ng ML. Oo. So ngayon, ayan o, ang tagal pa dumating ng next wave, yeah, para doon sa side ng Onyx. So right now, Luver Esports in a good position, but this is really tight. Really tight, Kuya Shinbu, yeah, as everyone from the side of Onyx talagang suppressed na suppressed ang Luver. Yeah, pero nga, speaking of suppressed na Luver, there's still the one on the defensive side. Makikita naman na nasa inside din ng Lord Pit dito si Anti-Mage, and that is one objective na hindi ma-afford ng Luver malapitan dahil nga, todo defensa sila. Yeah, todo defensa at todo spam sila. Tama, si Anti-Mage dito, parang Pinoy, nagdasal na, Kuya Shin. Sobrang lupit ng sobrang ML. Lupit. Anong lupit? Sobrang lupit ng ML. Si Anti-Mage nasa ML. Nasa ML. Nasa ang lupit talaga. Ang lupit. Ah, totoo. No. Totoo. Hindi ko alam kung pwede yun, pero wala na. Nangyari na as the Lord has been slain by Mr. Sasa. Very interesting. Kinuha na lang ng Luver Esports dito kung ano man ang pwede nilang makuha. Ushered the Kimmy with the Diggy just in case may Selena ang naglalakad-lakad. Oo. Kasi naniniwala ako dito, looking into the items of the Selena, na kayang-kaya niya nang makombo ang Kimmy. Actually, kung sisilipin natin yung item dito, there's a good chance na nasa third core item na yata. Third na that nga. Is a four core item Selena, yeah, and the fifth one including the books. Ibibenta niya lang yata yung ano doon, yung jungle item. Yung jungle biscuit item. Bibenta niya lang yon, and the man with the Demon Glaive instant. Napakasakit ng magic penetration as the Lord tumalon. Tumalon ang Lord. Ah! Bumay Blade! Sana G para kay Psycho dito, ladies and gentlemen. As your... Ay, nako! Ayun, wala na ako nasabi, pero yun na yun eh. Oo, hindi ka agad na follow upan yung magandang mabilis na inisip dyan ni Psycho. Ngayon na apat dito ang mamamaalam. Smash na mga kaibigan. Actually, tatlo lang pala makukuha. But nonetheless, that's the fourth one. Still's taken down. Yor na nag-e-emote. Recall din ng konti dito. Recall din. Is taken in by Onyx Esports. E to the Z. Bay to the sick. Very, very strong performance. Very strong performance. Sa Onyx Esports, parang, men. Pinaramdam ng Onyx na ano, Pagod na kayo. Pagod na kayo, doon. Galing kayong lower bracket, doon. Galing kaming Intramuros. Doon. Galing kaming Zamboanga.